Hello guys and welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. And for today video nga po ay i-share ko lang sa inyo itong ginawa kong mini speaker. Kaya nga pala ako order noong nakaraan itong Woozee Audio 502 ay para dito sa aking speaker na to, no. So hindi po to battery operated kasi disaksak din po ito. Ayun guys, bigyan ko lang kayo ng idea at saka i-breakdown ko na din yung mga materials na ginamit ko dito. So unang-una po ay gumamit ako dito ng MDF at saka ordinary na plywood lang po, stick well. Tapos yung amplifier nga pong ginamit ko dito ay yung Seikei 502H na 50 watts per channel, original chip. Tapos ano po siya, nagkakahalaga po siya ng 592. So napakamahal po nito kumpara sa ibang model niya na merong 100 watts na may ganon specs. Pero original po kasi yung chip niya eh, TPA 3116D2. Tsaka based na din sa pagkakatesting ko, okay na okay, iba yung hataw niya, malinis, tumunog siya. So ito pong mga decals na to ay ginupit ko lang po sa mga box ng Bluetooth speaker ko dati. Tapos ito naman pong passive radiator na to ay originally galing po sa JBL Charge 5, pero in order ko din po to sa online. Bali ang isang piraso po nito ay nagkakahalaga ng 169 pesos. Bali dalawa po yan in order ko, isa dito sa kabila. Pagkatapos naman po itong Harman Kardon na neodymium film tweeter po. So 15 watts, 6 ohms pala siya. Ang halaga niya ay nasa 109 pesos. Bali dalawa din po yan, nasa kabila ang isa. Tapos yung woofer po nito ay Denmark Piaris na 2.75 inches. So 20 watts up to 40 watts po yung maximum niya at full range. 4 ohms, nagkakahalaga po siya ng 229 pesos kada isa. So yung tweeter nga pala nito ay mayroong filter capacitor na value na 3.3 UF with 100 volts. Tapos yun nga palang handle nito ay hook lang at saka lumang bracelet po. So maging resourceful na lang po tayo pag gumagawa tayo ng mga gantong DIY lang. Tapos nga pala ay nilagyan ko din siya dito ng rubber pit sa ilalim. Bale yung goma na to ay gawa lang sa mga lumang case ng cellphone gaya nito. So ginupit ko lang siya ng bilog kasi kinapit ko siya ng clear epoxy. So sobrang kapit niya. So bakit nga po pala maliit yung box na ginawa ko dito sa speaker na to? Kasi po kung medyo malaki siya, ewan ko lang guys, pero parang hindi niya kayang paggalawin yung passive radiator. So sayang naman to if malaki nga yung box tapos ay hindi din naman lumalaro ito. Ang purpose kasi nito ay para ma-improve natin yung bass. Kaya naman ang naisip ko talagang gawin ay ganito na lang na design. Para siyang 360 surround speaker pero omnidirectional siya kasi lahat ng sulok meron siyang sounds. Sa dalawang gilid niya nandito yung woofer. Tapos dito naman sa unahan, syempre nga yung tweeter. So kabilaan po, may tweeter din sa kabila. Tapos yung kabilang gilid, may woofer din. Kung titingnan po ay parang napakadali niya gawin. Pero parang kabaligtaran yung nangyari sa akin eh. Kasi pag liit ng box, lalong humirap po at medyo komplikado yung paggawa sa gantong speaker box na ganito kaliit. Okay, sa magtatanong nga pala ay kung anong connection ang ginawa ko dito. Nakaparallel lang po siya guys. Base na din sa paggamit at pagtesting ko, wala naman ako na-encounter na problema sa tunog niya. At kayang-kaya naman ng amplifier. So halimbawa naman at gusto nyo siya maging portable, halimbawa magbe-beach kayo, mag-outing, ay paano nyo siya magagamit? Ang sagot lang dyan, simple lang po.
kailangan nyo ng gantong battery. Yung battery ng mga motor. So, meron naman nabibiling charger ng mga ganito sa online. So, ang hassle nga laan talaga dito, talagang may kabigatan. So, ayun guys, kung titingnan natin ay mas malaki din yung nagastos natin dito sa pagbuo nito. So, bakit ba ako bumuo ng ganito? Wala lang, gusto ko lang kasi mga original parts or drivers kasi yung ginamit natin dito. Kaya yung naging tunog naman nito ay sobrang satisfied ako. So, ayan po. Dito sa may Twitter, meron siyang singaw. Kaya nilagyan natin siya ng clear epoxy. Tapos dito naman, rugby lang ginamit ko. Talagang makapit na din siya. So, pansinin nyo po, once na pinepress ko tong passive radiator, gumagalaw si Whooper. So, ayan po, ang purpose niya. Pampaganda talaga ng base at pampaganda na rin ng design. So original kasi itong passive radiator na to eh. So ayan, kahit hindi siya ganyang kapulido, at least pinaghirapan natin siya guys. So sa soundcheck na natin. So guys, connected na tayo sa ating speaker. Bali yung gamit natin dito ay yung 19 volt na 4 ampere yung charger ng laptop. Tapos via Bluetooth muna yung connection natin kasi hindi ko pa natetesting yung USB nito, yung flash drive. So connected na ako dyan. Play tayo ng mga non-copyright music. To a place of ease, cause a place of flow. DJ Christian Nyver.